Isang magandang hapon po sa bawat isa po sa atin. Nawa po ay ang bawat isa ay nasa mabuting kalagayan. Ayan po, bago po natin umpisahan ang gawain ng Panginoon, minsan pa tayo po muna ay panandali ang manalangin. Aming Diyos, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, napasalamat kami muli, Panginoon, sa hapong ito, sa mga oras na ito, Panginoon. Panangin namin, O Diyos, na sa mga oras na ito, kami ay iyong samahan, i-guide mo kami, Banal na Espiritu, malaya kang kumilos sa buhay ng bawat isa. Panginoon, pinagkakatiwala po namin sa iyo, Panginoon, ang mga oras na ito. Salamat, lupuri ka namin, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So magandang hapon po muli sa bawat isa po sa atin. Ngayon po, hanggang ngayon, ramdam pa rin po natin yung feeling ng camping. Amen. Ramdam pa rin po yung presensya ng Panginoon, yung pakaramdam ng camping hanggang sa ating mga services, di ba po? Itong last Sunday service, ramdam pa rin po ang presensya ng Panginoon. Ramdam pa rin yung feeling na andun ka pa rin sa camping. Yan, marami na pong naikwento, na i-share po sa atin ng ating mga kasamahan, manggagawa po ng Panginoon dito po sa ating daily Bible study. Marami na pong na-share patungkol sa ginawang pagkilos ng Panginoon nitong camping po natin, itong nakalipas na camping po natin. Marami po tayong napakinggan, marami tayong natututunan. Amen. Ngayon kami naman po ngayon dito sa lugar ng Camarin, share ko lang din po kung paano kumilos ang Panginoon nitong camping and before po mag-camping. Yan, dito po sa lugar ng Camarin, kami po ay nakijoin sa lugar po ng Bagong Silang. Meron po silang venue. Meron pong campsite. So, ibig sabihin po, meron pong comfy. 1 week before, yung before po mag-camp, doon ko po nalaman kung magkano yung magiging comfy po namin. Nung nalaman ko po yung comfy namin, naisip ko, kaya lang. Kung sarili ko lang yung babayaran ko. Kaso lang, meron po akong kasama. Siyempre, dito po sa atin, sa simbahan po natin, tinuturuan po tayo paano po mag-faith. Amen. Kung paano humingi sa Panginoon. Pray, mag-confess, pasalamat. Siyempre po, maging kami ay nag-fundraising din. Ngayon, excited. Kami po, bago mag-camp, sobrang excited na po kami kasi first time po namin ulit makalabas. First time po namin makasama sa mas maraming kasamahan po natin dito sa simbahan. So habang kami po ay nagpa-fundraising, ramdam mo yung presensya ng Panginoon, nag-i-enjoy ka. Habang nagluluto, may pagkanta ka pa. Ngayon sa atin, madami po sa atin ang gumagawa po niyan. Habang nag-prepare ng fundraising, dinadaan mo sa pagkanta. Kasi joy of the Lord, yun po ang nagiging strength po natin. Amen? Sa ating mga manggagawa. So excited po kami na mag-camping. Kasi first time po namin na makalabas. Maka-fellowship ang mas marami. Habang nagluluto ka ng paninda, may pagkanta ka, may pagsayaw, nagpupuri ka sa Panginoon, ramdam mo yung presensya ng Panginoon. Amen? And then, nung after nyo magtinda, after na matapos mo na lahat, after nyo magtinda, syempre bibilangin mo kung magkano yung tinubo mo. Pero, nito pong bago po mag-camp, medyo nag-struggle po kami sa ayan, yung sa pag fundraising po namin. Na usually hindi naman po nangyayari. Ngayon alam niyo po bago mag-camping, yung nag-fundraising po kami, syempre bilang po namin at ina-expect po namin kung magkano yung magiging tubong mo araw-araw. Pero nito pong bago po mag-camping, hindi po nauubos yung paninda namin. And yung tinutubo po namin, hindi man lang umaabot ng 50 pesos.
sa loob-loob mo, medyo nakakaramdam ka na ng dismaya. Pero kailangan mo pa rin umiti. Kailangan mo pa rin magpuri. Kailangan mo pa rin magpasalamat sa Panginoon. Kasi yun po ang tinuturo sa atin. Sa kabila ng nakikita mo yung pangit na sitwasyon, hindi pwedeng sabayan po natin. Kaya po, tuloy pa rin kami magpasalamat, pray. Kasi ilang araw na lang, may deadline po kasi yung payment po namin. Kasi magpapareserve po ng venue hanggang 27 lang po. Ngayon alam niyo po, days before, ganun po yung nangyayari. Wala po kaming tinutubo. Parang gusto mo na lang, huwag na lang kaya tayo mag-fundraising. Pero hindi eh. Amen. Hindi mo hahayaan na nakawin ng Diablo yung joy na nararamdaman mo. Kasi ganun po talaga. Pa-camping na, alam niyo po yung feeling na masaya ka, excited ka. Kahit anong ginagawa mo, nandun yung lagi kang napapakanta. Napapaawit ka, yung team song po natin. Lagi po namin kinakanta. Pero nanakawin at nanakawin po ng kaawa yung joy mo. Pero sa bawat isa po sa atin, huwag po nating hayaan na tuluyang manakaw ng kaaway yung joy po na meron tayo. Amen. Ngayon alam niyo po, bago mag-camp, ganun po yung struggle po namin. Pero tuloy pa rin sa pagpapasalamat sa Panginoon. And day before po yung deadline ng aming camp fee, kasi kailangan na pong ibigay. Lahat po ng papuri sa Panginoon, hindi po namin kinuha sa fundraising yung pangbayad po namin ng camp fee. God will provide always. Pinrovide ng Panginoon yung kakailanganin po namin na payment para po sa camp fee po namin. Nabayaran po namin ng buo, nabayaran po namin ng camp fee namin, hindi dahilan sa kumayod kami sa pagpa-fundraising, kundi dahilan sa umasa ka kasi sa Panginoon. Sabi nga ni Pastor Boy nung camp, kapag kadikit ka ng Panginoong Jesus, hindi ka niya hayaang mapahiya. Amen. Basta kadikit mo ang Panginoong Jesus, hindi ka mapapahiya, mababayaran mo yung kailangan mong bayaran. Mabilis masolve ang problema kapag si Jesus ay kadikit mo. Amen. So in short, hindi po tuluyang nanakaw ng Diablo yung joy. Kasi bago po yung camping, ando na yung peace eh. Ando na yung kapayapaan. Mas lalo kang na-excite. Kasi bakit? Doon pa lang, bago pa lang mag-camp, kumilos na ang Panginoon. Amen. Ngayon dito po, meron po kaming mga naisama sa camping. Meron po doon isa nakasama namin. First time niya pong mag-camp. Ngayon, alam niyo po, yung kasama po namin na to, yung first day, natural na po yata kapag first time, nakaramdam po siya ng mga distractions at sobrang lakas dun sa loob niya na gusto niya na lang umalis at iwan yung camping. Pero dahilan nga po sa tinuturo po sa atin, follow the anointing, dahilan sa itinuro po sa atin na dapat sinusundan po natin yung anointing. Alam niyo po, hindi po siya tuluyang umalis. Sumunod siya dun sa sinasabi o sa tinuturo sa atin na follow the anointing. Ngayon alam niyo po, dun sa naisama po namin na ito, ang laki po ng ginawa ng Panginoon sa kanya. Ang laki po ng nangyari. Ngayon sa camping po kasi, first time nga po namin siya na isama sa camp and wala pa po siyang isang taon dito po sa Rema. At patuloy po na tinuturuan po ng Panginoon. Para sa kanya po, sapat na sa kanya na makapag-share lang ng Word of God. Noong time na sinasabi po namin sa kanya na kailangan po natin yung prayer in tongues, sinasabi niya na sapat na po sa kanya yung pag-share lang ng Word of God. Pero alam niyo po, dahilan nga po sa tinuturo sa atin, dahil nga po tayo ay na-expose sa presensya ng Panginoon during training, nandun po na sa kalooban niya, dun sa yung feeling niya, dun sa kalooban niya, gusto niya nang tanggapin yung prayer in tongues. And nung camping po, nakatanggap siya ng prayer in tongues, natanggap niya po yung pananalangin sa iba't ibang wika, at mas lalo po siyang nagkaroon ng more and deeper desire na makasunod sa Panginoon, na makapaglingkod po sa Panginoon.
ngayon nakatanggap po siya ng camp, nakatanggap siya ng prayer in tongues sa camp, na-expose siya sa anointing, naturuan kung paano sumunod, kung paano lumakad sa pananampalataya, paano lumakad, sumunod sa Panginoon. Ngayon po, nagkaroon siya ng more desire na makapaglingkod sa Panginoon. And glory to God, yung taong ito po ay kasama po namin na nag-training. Alam niyo po, iniwanan niya pa yung trabaho niya para lang makapag-camp. At hindi na po siya bumalik doon. Nag-training po siyang kasama po namin. And alam po na sa taong ito, patuloy pa pong kumikilos ang Panginoon. Alam po, narating yung time na yung taong ito, dahilan sa natutunan po niya nung camping, dahilan sa na-expose po siya sa presensya ng Panginoon, makakasama po natin siya na maglilingkod, magpapagamit sa Panginoon. Ngayon, kasakasama po namin siya sa gawain ng Panginoon dito sa lugar ng kamali. Siya po ay nagiging katuwang po namin. Andun po yung makikita mo yung ramdam mo na meron siyang burden para sa gawain ng Panginoon. Burden para sa mga kaluluwa. Katuwang namin siya sa pananalangin. Ngayon kasama na po namin siya na nananalangin para po sa gawain dito sa lugar ng kamarin. At andun po yung sasama na rin po siya sa amin sa pagsusolve. Amen. Ngayon alam niyo po, ang ganda po ng ginawa ng Panginoon sa buhay niya. Meron naman po kaming nakasama, isang 12 years old na bata po. Dahil na-expose po sa, ito po, itong camping na to. Dahil na-expose sa anointing, na-expose na sa pakikinig ng salita ng Panginoon, na-expose po siya, tinuro. Diba sa tinuturo po sa atin ang camping na to, nagkaroon po siya ng desire na someday, gusto ko rin maging katulad ng mga worker. At hindi lang po yun, kundi lumabas din sa labi ng batang ito na someday, magpapastor din ako. Kaya ang ganda po ng ginagawa ng Panginoon na tong camping na to. Kasi hindi lang po tayo ang natuturuan. Hindi buo, lahat po tayo natuturuan na i-guide po tayo kung saan yung tamang daan, yung guidance ng Panginoon. Nagiging aware po tayo na ito yung next step. Yung 12 years old na yun, ano pa eh, hindi pa siya ganun ka yung mature talaga, pero alam niyo po, makikita mo yung kagustuhan niya. Someday, magpapastor rin ako. Hanggang ngayon, andun pa rin yung init ng pakiramdam niya para sa gawain ng Panginoon. Ngayon, sa akin naman personally, syempre lahat po tayo, bago tayo pumunta ng camp, nag-expect tayo ng sagot sa mga katanungan po natin sa Panginoon. At everyday, sa lahat po ng pagkakataon ng buhay po natin, tayo ay nagtatanong sa Panginoon, Lord, ano na po yung next step? Personally po ako, bago mag-camping, syempre nagtatanong tayo, Lord, ano na kailangan gawin? Ano bang kailangan namin gawin dito sa kamarin? Kasi sa totoo lang, syempre, hindi naman po may iwasan. Meron po talaga tayong dadaanan ng mga distractions, may mga dadaanan tayong mga struggles. And isa po sa mga struggles sa akin personally, ay yung, Lord, nasaan na yung mga, dilagay mo kami dito, Panginoon, para sa mga kaluluwa. Nasaan na yung mga kaluluwa? Yung bang madidismaya ka, sometimes makikita mo, wala ka pang kasama, wala ka pang katuwang. Yun po talaga yung nararamdaman ko na minsan parang madidiscourage ka. Pero alam niyo po, ang ganda po na ginawa ng Panginoon ng camp. Nung time na pinag-pray ako noon ni Pastora Ellie, syempre nung nagpe-pray siya, sinasabi niya sa akin kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Saktong-sakto po dun sa nararamdaman ko. Kasi bakit? Nararamdaman ko, Lord, nasa na yung mga katuwang, yung mga magiging katuwang namin dito sa kamarin. Ngayon alam niyo po, ang sabi po ni Pastora Ellie po noon, sa pamagitan ni Pastora Ellie, yung dryness na nararamdaman mo, battle lang yan. Kailangan mong magpatuloy. Kasi sa totoo lang po noon, medyo nakakaramdam ka na ng
Siyempre, di ba, magtatanong tayo, nasa kalooban pa ba ako ng Panginoon? Pero alam niyo po, nung time na yon, sobra po talagang bumuhos yung emotion na, kasama ko ang Diyos, kasama natin ang Panginoon. Kahit ano pong klaseng struggle, kailangan lang natin magpatuloy. Ano man yung nakikita nating sitwasyon, kailangan lang natin magpatuloy. And alam niyo po, yung tamang-tama talaga, alam talaga ng Lord yung laman po ng puso po natin. Alam ng Lord yung mga iniisip po natin. And alam niyo po, after that, medyo natauhan na-refresh ka na, thank you Lord, kasi kasama ka pa rin natin. Yan, alam niyo po, bago mag-camp, nagtatanong ako, Lord, ano na yung kailangan namin gawin? At bago pa po mag-camp, nararamdaman ko na po sa loob ko, syempre, nagtatanong po tayo. Yung about po sa healing na tinuturo po sa atin, yung tayo ay gagamitin ng Panginoon sa healing ministry. Bago pa po mag-camp, months before po, kasi nagtatanong nga po sa Panginoon, ano pong dapat namin gawin para ma-win po namin yung mga kaluluwa. Yan, alam niyo po, ano na eh, pumapasok na po sa akin yung kailangan mag-pray kayo sa mga may sakit. Lagi na po yan pumapasok sa akin, pero hindi ko po siya masyadong pinansin. Although may mga na-encounter po kami na may sakit, pinagpe-pray po namin. Pero hindi po talaga siya ganun ka, hindi ko po talaga ganun binigyang pansin. Pero alam niyo po, kaya nga po ito eh, ginaguide tayo ng Diyos. Nitong camp, binigyang diin, binigyang pansin, na tayo ay pinagkatiwalaan ng Panginoon. Diba tayo ay nagtiwala ang Diyos na tayo ay gagamitin niya sa healing ministry. Sobrang mas naliwanagan po ko na, tama pala yun. Yun pala talaga yung, kumbaga mas naging malinaw sa akin na yun talaga ang pinapagawa po sa ating lahat. Na kailangan, yun po yung healing ministry. Before po mag-camp, lagi ko na po yun na naiisip, nakikita, sa prayer, healing, yung bang mag-pray kayo sa mga may sakit. And nitong camping ko, mas lalong naging malinaw sa akin na ito ang trabaho na binibigay ng Panginoon po sa atin. Kaya po, nagkaroon po ng sobrang excited, yung excited ka na, sige Lord, umbaga excited ka na gusto kong magpagamit sa iyo, Panginoon. Naging mas excited ka pa na Lord, willing ako. Eto ako, Panginoon, gamitin mo. Andun yung ano eh, yung magaguide ka ng Lord kung saan ka na. Hindi ka yung dito ba? Tama ba to? Sa kaliwa o sa kanan? Kaya po, ito po yung kagandahan na always po tayong magtanong sa Panginoon. Kasi never pong nambibigo ang Diyos na tumugon o sumagot sa mga katanungan natin. Amen po. And, basahin ko lang po dito ulit sa Efeso chapter 5 verse 17 sa verse 14. At ang naliwanagan ay nagiging liwanag. Kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog. Magbangon ka mula sa mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. So, ayan po, napakaganda po ng mensahe na ito personally sa akin, kasi alam niyo po yung mas maliliwanagan ka, magiging mas malinaw sa iyo, magiging mas malinaw sa akin kung ano talaga yung kailangan gawin. Amen po. At ganoon din sa mga naging kasama ko, mas naging malinaw, naging naliwanagan kung ano na ang dapat gawin, kung ano yung tamang way, kung saan. Amen po. So, sa bawat isa po sa atin, last na verse na lang po nababasahin ko. Although tayo po, hindi may iwasan, meron po tayong sa paglilingkod at sa pagsunod po natin sa Panginoon, meron at meron po tayong mga struggles na pagdadaanan, mga battle. Pero ang sinasabi po dito sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58, kaya nga, mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon, yamang alam ninyong di nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Mga kapatid, magpakatatag kayo. So sinasabi po sa atin, paalala po sa atin ni Apostol Pablo, kailangan lang po natin maging matatag. Sabi po niya dito, huwag matitinag. Although, ang kinakaharap po natin, kasi po sa healing ministry tayo, so ibig sabihin, naharap po tayo sa mga may sakit. Pero huwag tayong matinag, huwag tayong matakot. Kasi kung ang Diyos po ay nasa atin, diba, kasama po natin ang Diyos, sino yung laban sa atin?
kaya tayong ingatan. Kung dito tayo ginaguide ng Diyos, ibig sabihin, kaya niya rin po tayong ingatan. Amen. Dito tayo ginaguide ng Panginoon, sasamahan niya tayo. Wag matitinag, magpakatatag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. At sabi niya po dito, yamang alam ninyong di nasasayang ang inyong pagpapagad para sa kanya. Hindi po masasayang lahat ng sacrifices po natin. Sa totoo lang, kami personally, ako, itong pandemic na to, meron po kaming mga, syempre kapag may mga kapitbahay ka sa church, mga sa paligid mo, balitaan mong may sakit, andun yung gusto mong maipag-pray. And meron po kaming one time na encounter, may sakit. At pinuntahan po namin, pinag-pray. At after po no, namin ipag-pray po yun, parang kinabukasan, nagkaroon po ako ng sipon o ubo. Siyempre, mapapaisip ka. Kasi nga po, sa sitwasyon na meron po tayo ngayon, hindi na normal kapag umubo ka, may sinipon ka, tapos sasabayan pa pag nilagnat ka. Pero magpakatatag tayo sa pananampalataya sa Panginoon. Kasi kung dito niya po tayo dinadala, kaya niya tayong ingatan. Amen po. At lalo na po ngayon, mas lalong naging maliwanag, malinaw sa atin. Sa pamamagitan nga po ni Pastor Benin, inanoyin tayo ng Panginoon para sa healing ministry. Amen. So, ayun nga po, 1 Corinthians 15:58, magpakasipag, magpakatatag, huwag matitinag. Lahat po ng pagpapagal natin para sa gawain ng Panginoon ay hindi nasasayang. Iingatan niya tayo, hindi lang po tayo, kundi pati yung pamilya natin. Kasi bakit? Kadikit po natin ang Panginoong Jesus. Patuloy tayong dumikit sa Panginoong Jesus kasi hindi lang tayo ang kayang ingatan, kundi maging yung mga pamilya po natin. Maraming salamat po sa bawat isa. Bago po natin tuloy ang i-close, tayo po muna ay manalangin. Aming Diyos, Ama, nasa langit, tuloy na pinupuri ka namin. Ina-appreciate namin, Panginoon, ang kabutihan mo sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, dahil kami ay iyong pinagkatiwalaan sa isang malaking ministry. O Diyos, dalangin ko, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Lord, mas lalo mo pang palalimin yung desire namin na ikaw ay masunod, ikaw ay mapaglingkuran, Panginoon, patatagin mo kami, ang aming kalooban, Panginoon, magawa namin, O Diyos, ang trabaho na ibinigay mo sa amin. Lord, bigyan mo kami ng tapang, ng lakas, Panginoon, at sa lahat, iyong banal na Espiritu, siyang malayang kumilos sa buhay namin. Tulungan mo kami na maging masunurin sa iyo, Jesus. Samahan mo kami sa lahat ng pagkakataon. I-guide mo kami. Gawin mo kaming sensitibo sa lahat ng pagkakataon, Panginoon. Samahan mo kami, i-guide, i-direct sa perpekto mong kalooban. Salamat po, Diyos, sa buhay ng bawat isa na narito, nakikinig, nanonood. Pagpalain mo, Panginoon, tuloy na ingatan mo, Diyos. Pupuri ka namin, nasambat pinataas, pinadakila sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So, magandang hapon po muli sa bawat isa. Tayo po ay patuloy na mag-ingat at maging mas sensitibo pa po tayo sa pagkilos po ng Panginoon, lalo na sa trabaho na ibinigay niya po sa atin. God bless po.